Hello everyone! Kung bago pa lang kayo dito sa ating channel, mag-subscribe na kayo at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga balitang napapanahon. Welcome po sa Durst TV Update, panibagong balitaan na naman ang ating pag-uusapan sa update natin ito. Kaya naman sana po ay tapusin nyo hanggang sa dulo. So matindi po ang pag-uusapan natin tungkol ito sa Itbulaga at sa mga legit dollar cards. Isa na dito sa topic natin ang tungkol sa ginagawang pagreklamo po sa Itbulaga. Sa anong dahilan na naman, sos mio? So malalaman nyo po yan mamaya. And syempre pag-uusapan din natin ang tungkol sa balitang chuchugiin daw ang show nitong si Bossing Vic Soto sa GMA Network. So may katotohanan ba yan at kanino galing yan? Alamin natin yan, ano? Pero bago ang lahat, ipiplex ko lang sa inyo ang picture nila Rosmar o Rosemary Tan Pamulaklakin kasama ang pamilya niya at ang mga legit dobber cats. So sa picture na ipiplex ko sa inyo, makikita nyo dito si Rosemar at ang kanyang dalawang anak kasama yung kanyang yaya and then yung kanyang asawa kasama din. And syempre makikita din natin dito si Tito Sen at si Main Mendoza, si Miles, si Raisa May and si Karen Ice Troop and Alan K. So ayan, kasama niya po sa backstage ang mga legit dobber cards natin. Samantalang sa second picture naman, makikita si Raisa May na nilalaro-laro ang baby nitong si Rosemary, no? And sa second picture, kasama na dito si Bossing Vic Soto and itong si Ryan Agoncillo and natabunan si Boss Joey sa likuran. So masaya po si Rosemary Tan dahil siya ay naimbitahan dyan sa Itbulaga at naging way para makatulong sa iba. So ayun nga po dito, thank you Lord, 30k yaw para sa home partner ko sa TBJ Itbulaga pero pinaging blessing na naman ako sa taong nangangailangan. So may panibago na naman pong natulungan si Rosemary Tan kasi naipanalo niya po, no, yung kanyang home partner. So nakakatuwa, no? Congratulations sa inyo. At alam naman natin na hindi na kailangan ng pera nitong si Rosemary kasi marami na niya na pera. So sa mga hindi pa po nakakilala kay Rosemary, ha, siya po ay magaling na businesswoman. Simple lang ang buhay nila dati pero ngayon dahil sa magaling sa negosyo, eh napakayaman niya na at marami na din po na nabiling property. Samantalang sa mga patuloy na nagtatanong tungkol sa nangyari po kay Singit Queens Jean and the Sam, ito po ipiplex ko na lang sa inyo. Yan po ang dinadanas na sakit, no, nitong si Singit Queen Jean. Masakit po yung kanyang tuhod, napabayaan daw kaya hindi natin siya makikita ng matagal-tagal kasi bawal ata siyang tumayo ng matagal. So antayin na lang natin ang kanyang pagbabalik kasi meron naman siyang kapalit, no, dyan po sa therapy. Samantalang si Sam Rascal naman po ay mabilis lang din yan makakabalik kasi medyo sumama lang naman ang very light ang kanyang katawan. Samantalang si Jeff Oligar TV naman ay napapost dahil po sa post ng ilang tape defender na to. Sabi niya, pack check tayo. Larawan umano ng bigger studio ng isang Kapuso noon time show, photograph pala. Isa na namang kasinungalinan ang nabo ko dahil na rin sa matalino at mapanuring pag-iisip ng ilang netizens. Salamat sa isang Francis Bernardo na bunyag ang isang katotohanan sa likod ng ipinagkakalat ng isang pamilyar na piling marunong, obsessed Kapuso Pantard na itago natin sa bansag na best pills. Na siya ring nagpakalat ng maling balita tungkol sa ASAP natin to at mga mali-maling datos, ratings at numero na pilit niyang ipinagmamalaki at ipinagtatanggol para sa kanyang nagiba ng noontime show, ang tahanang pinakamasaya. Ilang araw na ang nakaraan ng i-claim de best ang isang larawan umano ng isang bigger studio para sa noontime kasama raw ang brightest stars. Tila pamilyar sa inyong lingkod ang larawang iyon dahil yun din ang ginamit ng ilang fans na tila nakasinghot ng rugby upang siraan ang showtime dahil umano sa itsura ng stage ilang taon ang nakaraan. Ang katotohanan po
photograph lang ang nasabing larawan na pinakalat ni Bes at ng ilang Kapuso fan groups noon. Hindi rin ito sa stage mula sa anumang noon time o variety show ng Kapuso Network gaya ng kiniklaim ng ilan. Ayon sa netizen Francis Bernardo na nagpadala sa inyong lingkod ng original na larawang ito, ito raw ay galing sa website ng isang sikat na arena sa ibang bansa. Sa artikulo ng sfarena.com, ipinakita sa isang larawan ang isa sa maraming paraan ng lighting sa isang stage o studio. Sa kasalukuyan ay posted pa rin ang post na yon ni Vess at bukas ang comment section kaya pwedeng-pwedeng umatake ang bashers niya. Samantalang wala pang formal na announcement ng GMA Network sa update at developments para sa magiging tunay na magiging katapat ng Showtime at Itbulaga. Kaya naman gaya ng lagi kong sinasabi, bago maniwala sa isang bagay, magsuri, mag-isip ng maraming beses at huwag basta maniwala sa mga sabi-sabi lang o imbento lang upang hindi kayo umasa. Hindi pa kayo masasaktan. Yun lang po. So, ayan. Maraming salamat, Jeff Oligar TV, sa iyong post. Ano? At nasupalpal ng bonggang-bongga itong si Best Pills at ilang Kapuso Pantard na walang ginagawa kundi magkalat ng ka-fake newsan. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol sa show ni Bossing Vic Soto na umeere po dyan sa GMA 7. Walang iba kundi ang 24/7 na kung saan nakalat po ni Kapuso Alliance na ito daw ay chuchugiin na. Nako, sus miyo, marimar, ano na naman ito? Ayun nga po kay Kapuso Alliance. Comedy sitcom na open 24/7 hanggang October 2025 na lang. Balita daw na chuchugiin na sa susunod na taon sa GMA Network ang comedy sitcom sa open 24/7 ni na Vic Soto, Ma Salvador at Jose Manalo dahil di umano, hindi nagre-rate ayon sa source ng Bulgar. So, ito hindi daw nagre-rate. Ipapakita ko po sa kanila yung ratings ng Open 24/7. No, kung hindi nagre-rate yan. So, ayan no, 5.0% lang naman. Yan ba yung hindi nagre-rate at pasok sa top 10? So, ano na naman ka-fake newsan ito? So, Smiyo Marimar, mag-fact-check muna kayo bago kayo maglabas ng mga balitang katulad nito. So, wala pong katotohanan na chuchugiin na po dahil hindi nagre-rate. Ang taas-taas po ng ratings, ayan po, 5.0%. Susmiyo Marimar. So, kawawa po yung mga followers nito na napapaniwala niya. Grabe, grabe, walang katotohanan yan. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol sa Itbulaga na kung saan ay nareklamo naman po at sinasabi na aksyonan daw ito ng MTRCB. So saan galing yung reklamo na yan? Walang iba kundi po kay Best Pills. Sabi po ni Best Pills, shoutout MTRCB, sabi ni Tito Soto sa Itbulaga magaling daw gumapang asawa ni Rosemar. Malicious word, madaming nanonood na bata. Yan po ang sabi ni Best Pills. No, nirereklamo niya po ang Itbulaga sa MPRCB dahil daw sa sinabi ni Tito Soto na magaling gumapang. So, meron siyang video dyan na inilagay sa kanyang page. So, pinanood ko yan syempre. So, ano naman yung malicious word doon sa magaling gumapang? No, ano, walang akong nakikitang mali dyan, Best Pills. Ang tunay na malisyoso, Best Pills, ay yung utak mo. Kasi wala akong nakikita na malisyoso sa salitang magaling gumapang. Kahit sa ang anggulo mo tingnan, eh wala akong makita na mali sa magaling gumapang. So, naniniwala po ako na kaya ganito ang ilang supporters ng tape, no? Ay hanggang ngayon, hindi pa rin po nila matanggap na yung kanilang show ay nawala na po sa ere. Kaya naman ang Itbulaga ang nire-resbaka nila at sinusubukan nila na mapabagsak. Wag anon oy. So hanggang dito na lamang po ang update natin at laging naming sinasabi bago maniwala sa isang bagay, magsuri mag-isip ng maraming beses at wag maniniwala sa sabi-sabi.